Okay, so yan, dito tayo, home service, change oil tayo, tapos yung isang Aerox, CVT cleaning. Okay, wala natin kung anong langis yung nailagay dito ni Sir Ian. So check natin yan, kung ano na, bababagsay natin. Wow, meron pa ba? Papiranggot na lang ah. Pa-vlogger ka namin, no? Oo sir, syempre, vlog-vlog tayo dyan. Content natin yan. So yan, lalagyan natin siya ng Ultra Gold Scooter Ultra. Ito yung magpapalit natin. So yan, check natin mamaya ito. So goods pa naman, yung langis. Let's go. So yan mga brother, available sa atin itong RS8 Ultra scooter, no, na gold. Ito naman ay fully synthetic. Yan. 1040 ang viscosity. So ito pang scooter lang, hindi siya pwede sa pang clutch. Pero ginagamit din to ng RS8 sa Team Ride Speed na pang endurance. Kaya subok nila. Siyempre bago nila i-promote, pinetest muna talaga nila yung oil. Let's go! Okay, so yan, linis gilid tayo mga brother. Dito tayo ngayon sa may silang. Change oil din natin to ng 1 liter. Okay, fully synthetic, lalagyan natin yan, 900 ml. Tapos gear oil na rin yan. So yan, ito gawa tayo, baklas muna. So may napansin tayo, tagas. Ito, tingnan natin to kung may tama, para ma-order agad natin ng maaga. Kasi may long ride itong ano, nagpagawa sa atin. Okay. So ayan, matigas kanina, nilagay lang natin ng langis. Kasi kinakalawang tong bearing dito. Ayun o, yung parang bola. Ayun o, ito yung bola yan eh. May spring yan dito sa loob, ayun o. So goods na siya, bumabalik-balik na. Okay na. Let's go! Okay! So ayan, bukas muna tayo. Check natin ngayon to. So yan, sa area ko sa malapit, mga brother, pwede kayo magpa-home service na CVT cleaning, change oil, tsaka gear oil. Oh. Kung may mga pyesa yung kailangan, sabi lang kayo, may magpo-produce tayo dyan. So yan, shoutout nga pala sa aming supplier na sa JGP. Shoutout din sa Ray Bikes, mga murang pyesa at mga ano dyan, quality na mga bikes, no? Oh yan, shoutout din nga pala mga nagpapa-shoutout dyan. Okay, Michael Osit, no? Shoutout. Okay, so ito na nga resulta. Tama nga duda ko. Ito na, oh. Okay, so yan. Oo, yes sir, tayo pa ba? Dito pa lang eh, diba? Sa os na to, may langis na. Ayan, ayan o. Siyempre, tingnan natin. Ayan o, ito na yung resulta. So, posibleng walang tagas, pero yan, babaklasin pa natin, diba? Either may lumabas na langis talaga dun sa oil seal. Malalaman natin kung ano, pero para ano, maagapan agad natin. Let's go! Okay, so yan mga brother. Barilin na natin to. Lakas ng ingko. So yeah, check natin. Mami washer pa.
So ito lagi, every time na ano, mga pinapaklas natin, dapat tandaan din natin kung saan nakalagay, di ba? Check din natin to. So yan mga brother, pag bumabaril kayo, lalo na pag stock pa lang, lalo yung mga gantong nut, gumamit kayo ng deep socket, huwag yung gantong maliliit kasi pwedeng mag-cause ng pagsira nung nut to. Ito yung mga ipin dito. Kasi yun yung naging experience ko din eh, kaya ko lang nasasabi, ito kalawang na oh. Ayun, may kalawang na. Check natin. Halos hindi nagrasahan. Kapal din ang pop belt, hindi naman. Hindi oh. Bago pa na. Bago pa mo yan. Kaso may tagas na ho eh. Nakakabili lang dito, ino-order? Tawag dito? Ano? Impact. Yun. So may tagas. Yung oil seal may tagas. Oo nga yun. May tagas ah. Kailangan talaga magpalitan. Ito. Ayun o. Check natin. Isahamin yan. Ito, yan. Ito na. May tagas oh. So yung oil seal kailangan natin palitan ngayon to. Okay, papabili tayo. So dito naman wala namang issue dito sa may ano nang ano, primary gear. Okay. So yan, change oil, linis, tapos palit ng oil seal. Hindi ko lang dala yung stock ko eh. Kung palilis mo dyan yung issue. Okay, so yan mga brother. Tanggalin mo na natin. Tanggal pa lang eh. Ha? Green ba gamit, unleaded ba gamit mo dito? Oo. Oo, ganito din talaga kulay niya kung sakali. Tanggalin natin yung oil seal. Kasi nga may tagas na. Tapos, ito mga brother, pag tinatanggal nyo yung mga bolt, yan, dapat tandaan nyo rin kung saan nakalagay. Okay. Kasi, mamaya magkamali, di ba? So, dalawa. Tapos, isang mahaba. Sa baba. Saka ang tubig yan? Yan? Baklasin natin. Cost din to ng ano, pagkain ng langis. Diba? So, ito lang naman mga brother. Tanggalin na natin. Eh, sinabi ko kay sir na ano, DIY ko sana. Kaso hindi na. Bibili mo lang ng bago. Kasi ito kasi meron tong spring dito. Yung mga ginagawa ng mga nagdi-DIY. Eh no, nakita nyo yung spring. Ito yung spring oh. Yun. Ito. Yan. Ito kasi mapapakinabangan pa. Yan. Papasigipin lang konti. I-adjust lang to. Kasi kung mga brother, kung mapapansin nyo, kung saan yung nakaumbok dyan, doon nyo lang siya pipihitin. Meron kasi ito eh. Pero ito ah, na-open to. Ito. Pipihitin mo lang to dito. Eh no. Hindi mo siya kailangan putulin. Yan, pinihit lang, di ba? So, kakatan lang dito. Tapos dudugtong ulit para sumikip yung pinaka-rubber dito. So, hindi na natin gagawin kasi for safety na lang din kasi long ride yung pupuntahan ng ano, ating ginawa natin ngayon. Let's go. Pabibili natin yung may-ari. Balain muna natin. So, yan mga brother, ang babaklasin natin ngayon yung ano. Ito. Ah, tayo. Yung torque lock. Babaklasin natin. Sabihin natin sa linis to. So, importanteng gamit natin. Dapat di mawawala ito.
ito yung pambukas ng nut. So dapat bago natin ipit to, ito, bago natin ipit dito sa nut, dapat sakto, kasi pag maluwag at di nyo napansin, masisira yung nut ng ano, short drive dito sa may mill. Pupunahakan lang, pinutulan ah. So yun, nagkakaputulan. Nagkakaputulan ng tubig. Kuto, buti kompleto kung gamit mo. Kompleto tayo, sir. Parang nang tumigas to, kasi kalawang oh, di ata nagrasahan. Tuyo to. Tuyo. Walang grasa. Tuyo, walang grasa. Tingnan natin. Wala. Tuyo to, tuyo to. Kapahirapan tayo nito. So yan mga brother, heto, kabubukas lang natin. Ewan ko bakit natuyuan to ng ganito. Ayan o, tuyo. Tingnan nyo, walang grasa. Sa mga nagme-maintenance dyan, wag naman kayong ano, wag nyo naman tipirin sa grasa yung mga ginagawa nyo ng ano. Kasi for safety lang din naman ng mga pyesa nila yan. Kayo talaga o, pambihira kayo. Yun ang yung ginawa nyo. Kailan lang daw siya ang may-ari nito nagpa-maintenance, pero natutuyan ng grasa. Tinan nyo yung loob, walang grasa. Lalo na ito, ingatan natin yung mga bearing dyan. Walang grasa, tuyo to. Diba? Okay. So, syempre, hindi mawawala ang ating dala dyan. Top 1. Yan, top 1. High grease. High temp grease. Talagyan natin yan. Para pag ibiling ko yun lang? Oo, sir. Ito pang linis niya. Meron yan, sir. So yan, bakras tayo ng ano, clutch spring. Bakras na. Ito lang naman, madali lang naman siya. Basta may gamit tayo. Ito lang, di mo na kailangan na pumersa pa. Basic. Ito yung pantanggal ng ano, pantanggal ng share clip ng mga ano, mga bushing, mga bearing. So yun, ito yun medyo, ito tuyo na oh. Lalagyan natin ng ano to, grasa mamaya. So yan mga brother, pag nagugas tayo nito, lalo na kung gagamitan natin ng gasolina, yung mga rubber, tanggalin natin yan. Kasi pag na ano yun, parang napapansin ko, mabilis masira tsaka lumalambot agad. Dahil na yung mga o-ring nito. Ito o-ring oh. O-ring yan dito sa may ano, female ng ano, torque drive, no? Ayan oh. Yung female. Tinanggal ko to. Uugasan lang natin ng sabon. Kasi mabilis lumambot yan. Mabilis siyang ano, umunat. Okay. So yan, linis tayo. Makalat pero basic na yan. Kasi ito, hindi ko alam ba't may ganito pa to sa loob. Ay, tinan nyo ginawa oh. Tinan nyo ginawa. Ang last na last touch dito kasa, kung pwede naman nila bilhan ng electrical tape, ng ano, slider piece. Tinan nyo oh. Nilagyan ng electrical tape. Diba? Magkano lang slider piece eh. O yan o. Saan mapupunta? Yun, dun sa gilid. So kung saan magsising, maluwag na. So, suggest ko na lang. Ito, meron naman tayong dala. Sasuggest natin to kay Sir mamaya kung gusto niya kunin. Para may kabit natin dito sa ano niya. Backplate. Okay, let's go. Shoutout nga pala sa mga gumagawa. Pakiayos naman o. Kasi para maiwasan yung malaking gastos kung masira yung panggilid ng ating ano, customer nyo, yung mga nagpapagawa, kawawa naman, di ba? So yan, ito. Kailang natin ng oil seal, binakras na natin, papalitan na natin, tsaka chechoy mamaya. So yan, bakras na rin naman lahat yan. Ito naman, kaya gulo-gulo yan, kasi mas gusto kong matuto pa ako para
pag na-perfect na natin, eh, super perfect, basic na lang yan, no? Let's go! Ito pa nga pala isa mga brother, huwag natin kalimutan lagyan ng grasa to. Ito tuyong-tuyo, oh. Alatang hindi mo nilagyan talaga ng grasa, eh. Diba? Hindi pa natin nahugasan yan kasi marumi po. Alam nyo, pag nawala ng grasa to, possible masisira tong bushing na to. May ugong kayong maririnig, maingay. Diba? Kaya dapat ito, maintenance din natin ang grasa yan, lagyan din natin. O. So, pag din yung nilagyan yan, pag nabungit, nabungihan to, diba? Sira. Konting grasa lang naman eh. Kapiranggot lang din. Kasi pangit naman pag natutuyuan tong bushing. Okay, so yan mga brother, tapos na tayo dito. Nalagyan na natin yung oil seal. Ito yung sira, nakapit na natin yan. So yan, malinis na ulit. No? Sabon na. So yan, may blower ang ating ano, customer. So kakapit na natin ngayon yan. Let's go! Okay! So yan mga brother, tayo. Kapitan natin ngayon to. Makapiyay pa tayo ng maaga-aga. Ito lang naman ay part-time lang natin to. So ito, lalagyan natin slider piece. Yan, may blogger pa tayo. Tuyo talaga. Pwede naman po basahan. Pag-uminit ito, ito yung pwede sa loob eh. Huwag dyan na lang yung blower. Kasi riyan? Ha? Kasi riyan. Yung motor mo, alaga-alaga, ano? Oo. Pag ano po, pag masama yung paka, yung ano ko, yung tago dito. Yung ramdam mo sa motor. Oo, yung ramdam. Inopen ko na minsan, no, may umapat, may ano, yung oil seal. Tagas na.
Yung ano yung pang-belt, ilang buwan niya bang kulit? Depende po sa hataw. Meron mo na kita tropo, 40,000 eh. Ah. Bago nagpalit. Tagal, no? Ayaw. Ayaw niyo ito, di ba mahirap yung pag-alumabay, no? Oh. Hindi ko inugasan itong ano. Kasi kalawang na yung braso. Yan? Yung braso, oh. Parang hindi inugasan. Talaga pag magpapago, babantayan talaga eh. Yan. Kaya yung pinantayin, maantay mo na lang yung oras. Kasi nagmi-minus na sa gawa kasi marami ang papagawa eh. Hindi na pinupuli, hindi na... Ayaw ayusin, kawawa naman yung mga... Hindi pinupuli doon gawa. Oo. Lalo yung tang alam eh, yung bayad ka lang ng bayad, no? Yun nga ako eh. Hindi, may naman ang tira yan. Pera naman yan, bali wala pera na. Ano, pag nag-error na, babalikan pa ba sila? Hindi na. Kasi may issue na. Ang magandang grasa, kulit blue. Item, kaya na, top 1. Item, bilis, no? Hindi ako nagsasashay. Masyadong malambo. Sa auto supply na rin? Sa mulo. Sa mulo. Hmm. Sa tindahan na rin ng parts. Sa may mga handyman, may mga ganun. Sa handyman, oh. So yung tuyo yung ano, yung pin ng ano, kasi yung assembly ng clutch, ano. Grabe. Yung busi na scooter, ano, ang problema lang siya, iba ang takbo niya talaga. Saan po? Yung sa mga 125 na Rossi. 125 na Rossi? Iba lang talaga takbo nung sa mga Miyu Yamaha. Eh, hindi naman nung talaga ang anong pyesa nung. Yun naman, no, itatagal naman ang Rossi, basta alaga lang sa langis. Yung bon-bon din ang chichol. Depende. Ako kasi nagbe-base sa takbo. Hmm. Hindi po ako nagmamantli. 1.5 balit. Okay, 2.5. Babalik ulit ng 1.5. Oh, alaga lang talaga sa langis. Oo nga po. Clutch spring. Hindi pwede magkabalik siya. Saan po? Yan. Tutukod doon kasi yung parang point. Oh, yun. Susundin yung ano, kung asya siya nang galing. Eh, magpapago yung takbo eh. Ito yung na ano. Hindi pa dapat to. Baklas to. Ano, baklas yun.
Ito yung swap siya. Ganda yung shape yung gawa eh. Sabi na labas yung ata. Ayun na eh. May motor okay? Yan, Bravo. Yan pa nga. Ang mekaniko namin yan, sa Imus. Ano sa Imus? Depende rin sa gawa yung labor niya. Pero may mas maganda pa po dito eh. Bus ko eh, kung gagawa ng para ako, puro ganyan lang dito. May mas maganda pa pong grasa dito. Yung ginagamit ko sa mga machine talaga mismo. Yung ano. Japan. Pero maganda ho. Di basta-basta nasusunog na grease, kaso mahal daw. Marami mo mahalaan talaga. Pero quality. Pero pag mga scooter, mga advice nila, meron kasing nag-ano, 6 to 8K yan. Kasi kung lalo nung araw-araw biyahe. Yung mga lalamod, no? Yung iba naman, no, ayaw naman pag maintenance, sobrang tipid. O pag nasiraan, masakit. Ipon eh. Tinitipid nila, pero yung ginagamit pang kabuhayan.
bola. Sige, ikaw ang boss kasi. Nabawasan ng ano? Nakala po? Doon sa tayo. Wala naman po, ganun pa rin po yan. Ilagay ko na yung bagong slider piece, ha? Ilagay ko na yung bagong slider piece. Thank you.
na rin, check muna. Ang gara ng washer eh, oh. Ang gara ng washer. Dapat maliit lang yung washer eh. Walang panel yun, wala. Dapat, sundin ko na lang. Pero dapat maliit lang eh. Kasi yung laki lang ng bushing. Sulong talaga siya dito. Malaki masyado. Sulong alam mo siya. Pag tumagpaget ang kayo natin, kalin yung dyan. Washer. Kalin dyan. Manipis. Yan dito. Sa loob? Oo. Dahil lang. Ito. Meron na siya dati niya? Oo. Ewan ko lang kung ano. Wala ba yun sa'yo? Malaki masyado eh. Dapat pantay ng bushing to eh. Ewan ko ba't may ganito. Sundin ko na lang. Okay. Pero kanina yun din. Oo, dyan eh. Sa ano, nagbibig sila sa ano? Yung, anong... Kahit sa pagkakabit ng sidecar, ang dami rin sinasaya, ganda ita, para magamang sidecar mo, para mabigyan. Para hindi mo wala sa alay niyo, ano, buto ka sa sidecar. Magdadagdag ka ng mga washer, ano-ano. Lalaki ng tiyan nun. Lalaki ng tiyan, puro ko sa'yo. Sir, susi mo, sir. Ganyan lang sila kakalubay. O, babatakin po yan. Babatakin po pagkaanda. Yan, susi mo. Yan. Susi daw. Susi mo daw. Ayan, gusto ka may sado. Check muna. May hindi na ilagay. Ito ba yan ng dumi?